Pag-usapan natin ngayon guys yung illegal possession of firearms, high caliber and high power, low caliber and high power, ang penalty, ang bail. So, ayun, bilang kung first time ka sa aking channel, no? So, ini-invite kita mag-subscribe and mag-join sa ating perk para sa privilege mo at ma-entertain natin para sa special, sa legal services natin or crime services na legal service, crime services in short, isa po tayong criminalistic, okay, license criminology. At para sa inyong perk, at kung gusto mo itong ating mga content, i-likes mo, at kung gusto mong ayaw mo naman, i-likes mo, at kung merong natutunan, wala, i-likes mo din. So, wala akong choice kundi i-likes. Joke lang. Meron ka. Okay guys, so sa madami ng tatanong na illegal possession of firearms, ano ba ang mangyayari? So ganito ang mangyayari sa inyo guys. So unang-una, kung alam mo talaga ang illegal yan, alaman na, so reviewin lang natin para maging legal yung pag-aari mo ng firearms, no? Kailangan ang firearms mo ay may lisensya yan, na-apply mo yan dyan sa fire division, sa firearms division dyan sa PNP Campo Crami. And then kailangan din meron kang license to possess on fire LTO kung tawagin, and kung gusto mong dalhin ay permit to carry. Okay, so yan, tatlong yun. Kung ayaw mo naman na hindi, wala kang permit to carry, pwede lang naman sa premises mo lang sa bahay. So, ang kailangan mo lang ay license LTO saka ganyan call this, license ng firearms. So, ngayon, sa dami na nagtatanong sa atin, ano-ano ba ang mga kaso o ano ba ang pwedeng mangyari kapag nahulihan ka ng firearms? So, ulitin natin, ang firearms po ay mayroong kategory. Ang general category dyan, pagpagdating sa power, ay may low power and high power. Okay? Ang pag sinabing low power firearms, kinakategorize natin yung 38 caliber and 9mm. May hanggang doon po yung caliber niya. Pag tinatawag pong low power. So, pag tinawag naman na high power, pataas. Caliber 40, pataas. Caliber 40, 45, and pataas. Yung magazine, kung ano-ano pang baril yan, service firearms yan. High power na po yung tawag nun. Okay? So, medyo mabigat po ang sentensya. So, punta tayo sa sentensya ng low power. So, yung mga caliber 38 and 9mm is considered po yan like low power basis sa categorized ng Republic Act 10591. So, ang bail ng low power kapag nahulihan ka ay 15,000. 15,000 nga ba? Yes, 15,000. Ang bail niya. At kung mapapatunayan naman, kung mag-i-hearing kayo, no? So, prison correctional naman ito. Prison correctional na mayroong maximum penalty na 3 years to 6 years. 3 sa 6. Ibig sabihin 3 years to 6 years. E yung, uulitin ko po, yung bail ay 15,000. At kung mapapatunayan na ikaw ay nagkasala, nang dahil dito sa low power firearms ay 3 years to 6 years. So don't worry, pasok ito sa probation. 6 years. 3 years to 6 years. Okay? Yan po yung low power, ang bail at penalty. If ever na magkaroon kayo ng kaso, pero wag naman. So iwasan po natin magkaroon ng firearms, lalong-lalo na kung hindi naman kailangan at illegal ito. So, huwag nyo nang i-attend, huwag nyo nang i-carry out yan kasi baka matyambahan kayo or ma-report kayo ng inyong mga sismosa dyan ay makukulong talaga kayo ng 3 years to 6 years.
Okay? So, punta naman tayo sa bail and penalty ng low-power firearms. So, ulitin ko, ay high-powered firearms. So, pag high-power firearms, so, ito'y kinikindicorize na ano nga ba yung kanina? Caliber 40 pataas. 45, yan ang common. 45, Magnum 357, mga improvised, high-powered. High-powered na po yan pag ni-improvise yung pangaling Magnum yan. So, ngayon po, hindi natin patatagalin ang sentensya nito kapag kayo ay naakusahan at lalong-lalong na pag malakas ng ebidensya ay prison mayor. So, ang prison mayor po, base sa aking pag-review, size 12. So, ang ibig po sang size 12 ay 6 years to 12 years na pagkakulong. So, medyo mabigat, no? Pag nahulihan ka talaga ng high-power firearms. So, at ang bill naman nito, so, siyempre, nadoble, 30K. So, ulitin ko, ang penalty ay prison mayor at may length ito na minimum of 6 years to 12 years. Kasi ang penalty po, mayroon tinatawag na minimum, medium, maximum. So, ang bracket po ng tatlong yan ay 6-12. Mabigat, diba? 6-12. Naku, mabigat. At kung mapuprosiso at pwede kang magkaroon ng temporary kalayaan, so magbibili ka nga lang ng 30 mil. So, tips lang para sa high-powered caliber, no? Kung kayo ay sabihin na natin, ma-report nito ay matyambahan at na-charge this talaga dito, no? So, pilitin yung mahatak na mapababa yung penalty nyo at makipag-bargain kayo automatic sa police o sa prosecutor, baka pwedeng babaan yung kaso nyo at gawing low-power lamang yung firearms and then makipag-bargain sa kung talagang malakas yung ebidensya, no, makipag-bargain kayo sa prosecutor na yung penalty ay gawin lamang maximum of 6 years para if ever na kung talagang malakas yung ebidensya, no, so anong mangyayari kapag ganun? So, makipag-bargain kayo, for example, admitted, tapos imimit nyo, magmi-minus kayo ng penalty o sentence, o ima-maximum lamang ng judge na 6 years. So, makakalaya kayo. Hindi kayo makukulong. Tapos, automatic, pag maximum 6 years lang yung penalty, binigay sa yung penalty kasi nga na lower degree kasi inamin mo. Ay, kung ikaw ay first time offender, of course, i-guaranteed ka ng probation. So, makakalabas ka ngayon. Yun nga lang, meron kang convicted final sentence na 6 years maximum. But, nasa labas ka naman kasi mag-a-undergo ka lang ng probation. Para sa probation po, meron tayong mga videos dyan, i-review. Punta na lang kayo sa ating channel, Policia ko, and then videos, hanapin nyo yung probation. Yung probation po, meron niyang initially ay maximum sentence of prison correctional nga, lagi kong sinasabi yan, na mayroong maximum sentence na 6 years. Hindi, take note po, hindi lalampas ng 6 years. Hindi 6 years in one day, bawal yon. Disqualified po kayo sa probation at first time recorded na offender po kayo. Hindi naman radically first time offender, no? Yung first time na na-record sa court na kayo ay first time offender. Para of any case, yung mga friends or may advice nyo sa kakilala nyo na pwede kayong siyang mag-avail na probation. Yes guys, yan lang po for all na follow-up question sa ating sagot sa ating penalty at bail na illegal possession. So medyo malakas po yung ating video ng illegal possession of firearms. Hanapin nyo na lang yan yung mga qualification kung gusto nyo mag-apply ng legal na service firearms. Okay? Uulitin ko, kung gusto nyo mag-apply ng legal na service ng firearms, kailangan magbayad kayo at mayroon kayong qualification at mayroon kayong kailangan tatlong permit. So,
permit ng firearms, permit to carry, and L2, license to possess and bear. So lahat po yan ay mayroong qualification at na-acquired yan sa pampukrami kung gusto nyo. At may screening po yan kung papasa kayo. Of course, kung businessman ka naman, ay pasado ka po dyan. Sigurado. Okay? So yun po, please join our perk para sa legal assistant natin, crime assistant, basic law, criminal law assistant. So at muling nagsasabi, my name is Pulisya po at your service. At hindi po lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po, content creator, nandito po sa YouTube at your service. Thank you for watching. See you again in my next video. Enjoy na sa perk natin. Thank you.